Martes ng gabi makikita sa CCTV footage ng Barangay Santo Cristo, Quezon City, ang grupo ng mga estudyanteng nakaabang sa labas ng eskwelahan. Maya-maya, biglang may nanuntok at nagsimula ng gulo. Sumunod na eksena ay ang paglusob ng isang grupo ng kabataan. Sa gitna ng gulo, nasaksak at tumumba ang 18 taong gulang na lalaki. Kapatid siya ng isang estudyante na inirereklamo ng bullying sa eskwelahan. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU ng Quezon City Police District, nakatulong ang CCTV sa pagtugma ng pahayag ng mga nasaksak at 4 na nahuling teenager na tinuturing na Child in Conflict with the Law o CICL. Lumalabas sa investigasyon na isang 14-anyos na dalagita ang unang nagreklamo na biktima siya ng pambubuli ng kanyang kaeskwela. Nagpatulong man na siya sa kanyang 15-anyos na pinsang lalaki na nakaabang na umano sa labas ng eskwelahan para kausapin ang nambubuli. Pero ang dapat na pag-uusap na uwi sa saksakan. Ayon po sa ating follow-up operation at investigation ng CIDU, meron na po tayong natukoy na isa sa mga possible na sumaksak doon sa biktima. Tawagin na lang natin siya sa alias na Julian. Julian. Opo. Ilan taon po siya? 15 years old po. Accordingly sa statement ng ating mga CICL, pagkakasabi, sa school yung isang minor natin na babae. Ilan taon, sir? 14 po. Okay. Binubuli. Binubuli po ng kabilang grupo. Yung side ng biktima? Opo. Isa ang patay habang 2 sugatan sa pangyayari. Yung nasawing ang biktima po ay may tama sa kanyang paa. Vital parts po kasi na tama niya kaya parang naubusan ng dugo. Left-handed po siya. Mga tama po ng biktima kasi puro part ng katawan nila eh. Left-sided. Left-sided po. Ayon naman sa clinical psychologist na si Dr. Honey Carandang, marami nang naiulat na kaparehong insidente na kinasasangkutan ng mga menor de edad dahil sa iba-ibang dahilan. Ang bullying is a system. Merong the bullied, and the bystander. Tatlo yun, no, sa school. Ito importante sa school. Kailangan may bystander. Merong third part of the system. Yun ang dapat mag-intervene at itigil ang bullying. Hindi mo tinigil sa isang point, aabot sa irrational rage. Talagang pwedeng mangpatay, magbarilan sa kalye. Paalala ni Dr. Carandang, sakaling mabiktima ng bullying, huwag magsusumbong sa kaedad. Dapat magsabi sa nakatatanda gaya ng guidance counselor na eskwelahan. Kailangan meron din silang tao na mapupuntahan na matatrust nila sa school. Kasi kung hindi, they will take it on their own. Sila silang gagawa ng paraan. Hindi masosolve, kundi magkakaroon ng away. Yun ang nangyayari. So yun. So kailangan i-gawa ng paraan yun na para itigil yun. Malaki rin ang may tutulong ng paggabay ng mga magulang. Bullying in the home. No? Kuminsan it starts at home. Hindi mo alam na yung anak mo naging bully kasi hindi mo alam binubully mo yung katulong, binubully mo yung anak mong na isa. Nakikita niya, madalas ito, may bullying sa bahay na hindi alam ng magulang na nambubuli siya. Or yung tatay, binubuli yung nanay okay lang sa kanyang mabuli. Payo ni Dr. Carandang, dapat kausapin ang masinsinan ng mga nakatatanda ang bully at mga nabully para maiwasang lumala ang sitwasyon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.